Isang mapagpalang araw po mga kasaka. Kamusta po ang lahat? May good news po mga kasaka. Dahil bukod sa kangkong na bagong pa-order ni Mrs. ay may naputi na rin siya na naibenta niya na bunga ng sitaw. Kaya naman ngayong video natin ay papakita natin yung pag-harvest niya ng kangkong, okra at sitaw. Bali yung sitaw ay may 3 kilo yung kanyang na-harvest. Kaya tara po, samahan po natin si Mrs. na mag-harvest ng mga gulay dito sa aming harapan ng bahay. Ayan po mga kasaka, makikita nyo po na sobrang lago po ng mga kangkong na itinanim ni Mrs. sa floating rock bed. Ayan, makikita nyo po. Napakaganda po at matataba. At yun nga po mga kasaka, nakakatuwa po. Hindi po namin inaasahan na yung kangkong na yan ay makakapagbenta kami dahil nilagay lang po yan ni Mrs. mga ilang piraso lang po. Bali, binili lang din niya yan, tapos yung mga nakuha niyang talbos ay iginulay niya at yung mga natirang katawan ay inilagay niya dyan, mga ilang piraso lang. At kita niyo naman po kung gaano ka nutrients ang tubig na galing sa ating RAS. Napakaganda po na pataba sa mga halaman. Kaya makikita niyo po, ang pangkong na tanim ni Mrs. ay ang tataba at mabilis pong lumago. Kaya naisipan po namin na palaguin na po yan dyan kasama ng asola. At sad to say lang po na yung asola ay natatalo po, kaya umuunti po yung na-harvest namin. Pero ang scenario naman ay yung kangkong naman ang ibinibigay ni Mrs. sa tilapia. Bali napaka takaw po nila, pati kangkong po, madalas po ay ubos ang mga dahong binibigay niya. Kaya tara po, tayo po ulit ay manood sa ano, sa pagkukuha ni Mrs. ng mga kangkong. At mamaya po sa bandang huli ng video ay mamumuti rin po siya ng sitaw at ng talong at ng okra. Thank you.
At sa ngayong araw, mga kasaka, ay bali 10 tali yung in-order niyang ating buyer. Kaya naman, dun sa mga tindahan po na nadaanan niya din, at biyaya po, mga kasaka, dahil hindi lang po isang buyer yung kanyang pagdadalhan bukas, dahil yung bawat tindahan po na nadaanan niya ay umorder din po ng kangkong. Kaya naman biyaya po, nagkakaroon tayo ng mga buyer dahil maganda po yung ating produkto. Kaya nakita po ng mga tindahan na maganda yung ating kangkong, ayun, at umorder po sa kanya, at lagi daw pong dadalhan na siya yung mga nakausap niyang buyer kanina. At yun po, another income na naman po, at hindi na po tayo mahihirapan sa pagkakaroon ng pagbebentahan. At ito na, mga kasaka, nakaputi na si Mrs. ng pambenta po. At bali, maganda po ang presyo ngayon ng sitaw na ibenta niya ng 30 pesos po per kilo. Kaya sana po ay dumami pa po yung maging bunga ng kanyang sitaw. At ayan po, mga kasaka, kagaganda po ng sitaw niya. At ito po ang buhay probinsya sa ganitong pamamaraan po ng pagtatanim. Libre na po yung ating panggulay, at the same time ay nakakapagbigay din po ng extra income. At ayan po, hindi po nasayang yung ating nabiling lupa. Kaya mga kasaka, sana po ay nag-i-enjoy kayo sa aming mga sineshare about sa farming, kung paano po maging integrated ang ating pagsasaka. Kaya maraming salamat po sa mga pagsubaybay nyo. Doon po kami nagkakaroon ng mga idea at tumalakas ang loob upang magawa ng ganitong mga klase ng video. Although hindi po ganun ka ganda ang aming mga pagpapaliwanag, hindi po namin na i-detalye ang mga proseso ng mga pagtatanim. Subalit sa ganitong mga video po ay gusto po namin ma-inspire ang kapwa namin farmer, at mga lalo na po ang mga kapwa ko FW. Aasahan nyo po na pag-uwi po ng inyong kasaka ay doon po tayo magagawa ng mga tutorial kung paano po talaga itinatanim ang mga sitaw, talong, kapura. Step by step po ay gagawin po natin ng content. Kaya doon po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aming channel ay pwedeng-pwede po kayo mag-subscribe, dahil hindi lang po sa pag-aalaga ng isda tayo mag-share, pati din po sa mga pagtatanim ng crops at marami pa pong iba, dahil meron pa rin po tayong ipipicture sa kabila nating lupa, sa kabilang area pong ating nabili. Ay doon naman po ay mas malawak po doon, mas marami po kung may tatanim. Kaya yun po, mga kasaka. At ito na yung, mga kasaka, ang lahat-lahat na naputi ni Mrs. para ibenta yung sitaw. Yan na po yung lahat. Bali, nakakuha po siya na ng
Kulang 3 kilo pala na sitaw. Sadyang pagtag-ulan po ay napakabilis na lumaki ng mga halaman. Tulad po nitong okra, parang kailan lang po ay napakaliit nila. At yan po, makikita nyo, ay nagbibigay ng maraming bunga. At yan po, bali nasa kasagsagan po siya ng rami ng pamumulaklak. Kaya makikita nyo po, ang daming bulaklak po. At ito po yung update ng mga talong ni Mrs. Ayan po, makikita niya po na marami po siyang maliliit na bunga. Bali, paborito po ang talong sa amin ng mga kapatid ko at doon po sa pamilya namin. Kaya naman makikita niyo po na naaagad yung malalaking bunga ng mga talong. At biyaya po naman at maraming magbigay ng bunga. Kaya halos araw-araw po ay nakakaputi sila dyan ng talong upang iulam. Sadya naman pong napakasarap ng talong. Marami kang pamimilian na gawing luto. Andyan yung torta, ginisa sa alamang, yung alamang na maliliit po sa Tagalog. Yun po yung paboritong luto namin dyan. Bali, ginagataan din po. At pakbet. At yan po, napaka sarap po talaga ng may tanim sa paligid. Kaya hanggang dito na lang po ang video, mga kasaka, hanggang sa susunod pong video.